Hi, hello. Good afternoon, everyone. Grace Stein here. Kumusta kayong lahat? It is Sunday. At ayan, today, alam ko, everybody are relaxing kasi dito sa Okinawa, it's lockdown. So wala tayong mapuntahan ngayon. Last weekend, itong 3 days, Friday, Saturday, and Sunday, madami akong natutunan at gusto kong i-share sa inyo. So, ito ay para dun sa mga nagne-network marketing. So, sino ba sa inyo ang network marketers? Alam ko, pag naririnig ang network marketing, ang mga tao ay natatakot, no? At ang hinahanap ng mga tao ngayon ay ang work, paid by hour. Gusto nyo ba na ang sweldo nyo ay per hour lang? Ako, napagod ako ng per hour na salary for more than 20 years. Ang per hour, tumaas man ng konti, maybe madoble man yan, hindi ganun kalaki, no? So, at ang per hour, syempre, anong meron? Meron kang boss. Sa oras ng trabaho, dapat nandun ka. Pag hindi mo ginawa yung pinapagawa sa'yo, may problem ka. But dahil sa network marketing na natutunan ko in 2015, almost 6 years, more than 6 years na pala. At nakita ko dito na ito ang napakaganda. Nag-business na rin ako ng restaurant, ng bar. But mahirap pala, mas maganda pala na meron kang business na ang iyong puhunan ay konti lang. At ikaw ay nakakapag-business, hindi mo dala lahat ng bagay na tinitinda mo at wala ka rin doon sa lugar na pinagtitindahan mo. So, hindi ikaw ang nagbabayad ng rent, ng electric, ng water, at wala kang staff na binabayaran. So, karamihan sa atin, gusto ko mag-business, especially sa mga OFW. Sino sa inyo dito ang OFW? Alam ko ang OFW, pag uuwi ng Pilipinas, magbe-business. Pinaghirapan ng matagal na panahon ang pera na inipon-ipon. Pagdating ng Pilipinas, magbe-business, ilang buwan pa lang wala na yung pera, na ubos na. No? So, ito yung experience na paulit-ulit natin ginagawa, but dahil yun yung natutunan natin, kultura natin, na pag-uuwi, magbe-business. Ang business po pala ang hirap. Ako, nagkaroon ako ng dalawang business dito sa Japan. Isa, nag-open ako ng bar, pero hindi ako ang naglabas ng pera dahil meron akong investor. At sa Philippines, ganun din. So, ang isang natutunan ko, pag nagbe-business daw, dapat hindi ikaw ang maglalabas ng puhunan ng iyong business. At tayong mga Pilipino, tayo ang naglalabas ng business na, ng pera sa business natin. But natutunan ko yan matagal na panahon, no? Before ko yan natutunan, before ako nag-business, ang sabi, pag magbe-business ka, dapat hindi ikaw ang maglalagay ng puhunan sa iyong business. So, kadamihan makikita natin yung mga yumayaman, no? Minsan wala namang natapos, hindi naman nag-college, hindi naman professional. Bakit mayaman sila? Dahil hindi sila ang naglagay ng pera sa kanilang business. So, yun, meron sa kanilang nag-i-invest dahil magaling sila, no? So, but ngayon, kahit hindi tayo magaling, pwede pala na mag-business tayo na wala tayong puhunan sa ating business, no? So, depende sa makikita nating opportunity, no? So, kung makakapag-business tayo na wala tayong puhunan, hindi tayo magbabayad ng rent, hindi tayo magbabayad ng electric, ng water, hindi tayo magbabayad ng staff, kasi alam nyo ba, pag walang customer, walang nabebenta, ang staff nandyan at tayo ay magbabayad pa rin. Hindi natin masasabing walang benta ngayon, pwede bang huwag kitang sweldohan? Kasi hindi po yan pwede, no? Kahit dito sa Japan, kahit sa Philippines, kahit sa Amerika, walang place na pag may staff ka, hindi mo susweldohan dahil walang benta. So, today, ang aking i-share sa inyo na ginagawa ko na rin for more than 60 years ay ang network marketing. So, ano ang network marketing? This is a business na unang-una, hindi mo kailangan maglagay ng maraming puhunan, no? Kailangan mo lang magpa-register as maging isang distributor ka or maging member ka dyan. Then, wala kang
rental na babayaran, wala kang staff na babayaran, wala kang kuryente, tubig, at wala ka ring inventory, no? Hindi ka rin magi-stock na baka ma-expire ang product mo. So hindi rin. At ito ay international. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang Pilipino, kahit ibang bansa ay pwedeng sumali at pwede rin na makapag-deliver, pwede rin bumili kahit nasa ang lugar sa mundo, no? At ang isa ay lahat ay nandiyan na, hindi na ikaw ang gagawa ng iyong ipopost, i-share videos, kasi lahat rin ay gawa na. At hindi mo hahabulin kung ilan na ang iyong naging commission dahil may system na nakalagay na dyan at hindi nagkakamali, no? Kasi minsan sabihin mo, ganito yung commission ko, bakit ito lang natanggap ko, kulang ba, no? So walang ganon, no? Dahil ang system ay may system na at ang company ay proven dahil ito ay matagal na, inabot na ng ilang years, ng 12 years, at makikita natin na ang company ay maganda. Dahil sino ba yung mga founders nito? Pag hinanap mo ba sa internet, makikita mo, pwede mo ba silang tawagan, pwede mo ba silang makausap, pwede ka bang mag-message sa kanila. So isa yan sa mga tinitingnan natin. At ito ba ay kilala? Ito ba ay nakaka-receive ng mga award? Kasi syempre pag sinabing magaling, ibig sabihin may magpapatunay. Meron bang mga award ang ating company? So, isa yan, no? Na dapat nating titingnan. But today, ang aking topic ay ang ano yung mga importante na titingnan natin, no? Ano yung mga dapat nating malaman kung tayo ay mag-iisip na mag-business, na sumali sa network marketing? Kasi ang network marketing, kahit katulad sa amin, pa-travel-travel, palipat-lipat kami ng tirahan. Ngayon, nandito kami sa Okinawa, Japan. Pero, nagagawa namin ang aming business. Nung nasa Spain kami, nagagawa namin. Nung nasa Tokyo kami, nagagawa namin. Nung nasa Philippines kami, nagagawa namin. So, itong business na to, magagawa mo. Ano ba ang kailangan mo? Kailangan mo bang bitbitin ang iyong office? Hindi po. Ano ang kailangan mo? Ang kailangan mo ay isang cellphone. Isa lang cellphone ang kailangan mo. Ito na ang iyong business. Hindi mo kailangan ng produkto, hindi mo kailangan ng papel, ng mga kung ano pa. Basta meron ka nito, ikaw ay makakapag-business na. So, nung una hindi ako naniniwala, but this is true pala, no? Totoo pala. Okay. So, ang i-share ko sa inyo ngayon, ano yung mga dapat nating malaman, no? Before tayo mag-i-start sa ating business, before tayo sasali. Saan ba ako sasali? Sino bang sasalihan ko? Kanino ba ako makikinig, no? Especially ang mga friends natin, maraming alam, no? Maraming gustong sabihin sa atin, pero totoo ba, no? Totoo ba ang sinasabi nila? Okay, so meron mga steps na kailangan nating malaman, at ito rin ay natutunan ko for many years, at the last 3 days, itong weekend, ako din nag-attend ng seminar, at ito yung mga sinabi ng mga nag-success, no? Ng ilang taon, merong mga 30 years na dito sa business na to. At ito daw ang kanilang ginawa, at ilan sila, no? Hindi lang isa, kundi ilan na mga leaders na kumikita talaga ng malaki din dahil sa kanilang pagsisikap, no? Hindi lang sila kumita ng isang araw, andyan na yung pera. Ito pala ay mahirap, mahirap pala. Ang network marketing pala ay mahirap, hindi pala siya madali. At yan ay natutunan ko rin. Akala ko nung una, pag nag-network marketing, bukas mayaman ka na, no? Hindi pala katulad ng mga sinasabi ng mga friend ninyo na pag sumali ka dito, ikaw ay yaman. Ako ay nakabili na ng sasakyan, nakabili na ng bahay, nakabili na ng ganito, no? It takes work and effort and consistency. Ang madami palang kailangan gawin para maging successful sa ganitong klase ng business. So, unang-una, ano ba yung mga steps, no? Na kailangan nating gawin. So, unang-una, ano ba yung iyong plan, no? Unang-unang kailangan natin is meron tayong plano. Anong klase ng plan ang meron tayo? Ano yung gusto natin, no? Na gawin. Ano yung plano natin? Ano yung gusto natin na maging, no? So dito sa network marketing, sabi, creating clear plan. Dapat clear yung iyong plano. Pag sumali ka dito, una sumali ka dito kasi gusto mong mag-success.
gusto mong maging maganda ang buhay mo kaysa sa buhay na, na kinalalagyan mo ngayon. So, kung ayaw mo, kung hindi yan ang gusto mo, baka hindi network marketing ang gusto mo. But kung ang gusto mo is mas maganda sa kinalalagyan mo ngayon, I think this is the right place. So, unang-una, ang key daw dito ay repetition. Dapat maulit. So, kung ano ang itinuro sa'yo, dapat gagawin mo at maituturo mo din sa iba. So, pag hindi mo pala magagawa ang itinuro sa'yo at hindi mo maituturo sa iba, hindi ito ang business para sa'yo. Okay? So, ito daw, first, gagawin mo. Pangalawa, gagawa ka ng plan. Paano mo siya gagawin? Pangatlo, dalhin mo yung plan at ituro mo sa iba. You teach. So, yun. At first daw, you feel like you are in the fog. Hindi mo makita. Ano ba to? Ituturo sa akin, gagawin ko, ituturo ko sa iba. Yes. So, dito sa network marketing, dapat you have a teacher mentality and a student mentality. Kung hindi ka magiging student at hindi ka rin magiging teacher, hindi ito para sa'yo. Okay? So, yan. Kailangan mo daw na pakinggan kung ano yung nauuna, no? O syempre, pag mag-start ka, makikinig ka ng presentation. Ano ba ang meron dito? Ano ba tong company na to? Sino-sino ba yung gumawa ng company na to, no? Ano ba yung para sa akin dito? Ano ba yung may offer ko sa iba? Ano ba yung mga papakinabangan ko dito? So, syempre, aalamin mo, no? So, you just watch and listen and observe. So, unang-una, pakikinggan, no? I-observe mo kung anong meron dyan, no? So, ito daw, sabi nga dito is self-education is a fortune, no? So, yung education daw is a living. So, kung nag-aral tayo ng high school, ng college, para meron tayong pera, makahanap tayo ng trabaho, para meron tayong pang-araw-araw na pagkain, pambayad natin ng rent, yung everyday living natin. But, if you have the self-education, ibig sabihin, ikaw na yung nag-aaral, ikaw na yung naghahanap ng gusto mong matutunan, it will help you have a fortune, no? So, ano yun ba ang gusto nyo? Yung pang-araw-araw lang, yung pang-basic needs lang, or yung may fortune kayo na magagawa nyo, lahat ng gusto nyo. Pag may gusto kayong bilhin, mabibili nyo. Pag gusto nyo pumunta kung saan, mag-travel, mag-stay sa magandang hotel, kaya nyo yung gawin, no? Then, sunod, tama ba yung napili nyo, no? Tama ba ang inyong napili? Okay. So, three things daw na kailangan gawin natin sa network marketing business. Unang-una, dito sa network marketing, unang-una, we sell product. Hindi ka pwedeng mag-network na walang produkto ang company, no? Hindi pwedeng pag sumali ka dito, kikita ka na. May narinig na ako niyan. Pag sumali daw, kikita na daw ng ilang doble. No? Dapat ang company nyo ay merong produkto or serbisyo na kailangan ng consumer, na kailangan ng mga tao, no? And ito daw ay ina-explain through word of mouth. Kasi kung yung produkto mo ina-advertise sa TV, ibig sabihin hindi ka nakikita, hindi ka babayaran kasi in-advertise na sa TV, may nag-a-advertise na. So dito sa network marketing, ikaw ang mag-a-advertise kaya yung produkto na yon dapat hindi yan ina-advertise sa TV, sa magazine, sa radio. Dapat hindi yan ina-advertise kasi kung ina-advertise yan, hindi ka na kailangan, no? So ito daw, we grow and expand a network of other distributor doing the same thing, no? So, tayong mga distributor, ini-expand natin yung network, yung mga tao, no? So, nagko-connect tayo sa mga tao na same ang ating ginagawa, no? So, then, we improve, ini-improve natin ang productivity ng network na yan. So, for example, katulad ng ginagawa namin is about health, about beauty, no? About paano ba maging looking young, paano ba gumanda, paano bang kahit may edad na is mukha pa rin bata. Ako, this 2022, sa December, ako ay 50 years old na. So, mukha na ba akong 50 years old or baka medyo mababa ng konti, di ba? So, yun. So, kailangan daw natin na i-improve ang productivity ng network na yan, no?
So, kailangan nating magtulungan. So, ang network marketing pala ay parang school. Alam ninyo ang school, no? So, sa school, kailangan natin ng mindset. Kailangan natin ng skills, no? Kailangan natin ng strategy. So, pag wala pala ito, basta ka lang sumali dyan at sinabi ng kaibigan mo, ikaw ay magiging milyonaryo, yan ay mag-isip-isip ka na, tumakbo ka na ng maaga, no? So, stay involved. Dapat nandyan ka. Dapat marunong ka mag-practice. Then, engage in the behavior ng mga maayos na networker, no? Then, nag-i-improve ka everyday, no? Dapat improve. Kasi dito sa business na to, hindi to one-man business, no? Pag mag-isa ka lang, kaya mo dahil magaling ka magtinda, hindi ito para sa'yo. Hindi ito networking. So, ang networking is marunong ka ng teamwork, no? So, sa teamwork, tsaka alam mo ang skills. Marunong ka mag-practice at kailangan mong stay in the group, no? At saka yung behavior mo is dapat maayos. So, ayan. Then, of course, titingnan natin, nasa tamang lugar ba talaga ako, no? So, ang skills daw, hindi mo kailangan problemahin because you can develop the skills. Ang skills madali kung aaralin mo. Pero kung tamad ka, syempre hindi ito para sa'yo. Then, strategy. Be better in connecting and helping people. So, ito palang network marketing ay hindi naman pagtitinda. This is more on helping people pala. Katulad sa itong ginagawa kong business is about health and beauty, no? Tsaka, paano ba medyo umiksi ang pagtanda, maging mabagal ang pagtanda. Sino ang gusto ng young looking? Kahit 50 years old na mukha pang bata, syempre gusto natin, di ba? This year, ako mag-50 na. Gusto nyo ba na katulad sa akin? Or mas maging bata pa katulad sa akin? Di ba? Mas bata pa kaysa sa akin. So, yun pala. We help people. So, nandito pala ang networker para tulungan ang mga tao. Hindi pala tayo nandito para magtinda. Kasi kung magtitinda ka, ang tawag sa'yo ay retailer. Mag-sari-sari store ka na lang. No? So, yun. Gusto natin dito maging entrepreneur. No? So, ang entrepreneur, may sarili kang business. Pag magbe-business ka, ilang milyon ba ang kailangan mo? Syempre, malaki. Di ba? But, in this one, ito yung maganda. Kasi hindi ka na nangangailangan ng ilang milyon. No? So, baka ang kailangan mo, $300 lang. Okay. So, unang-una, titingnan natin ang company. So, yung sasalihan mo ba, magandang company ba yan? Ang tanong, no? So, run well ba yan? Maganda ba na papalakad niyan? So, naniniwala ka ba sa management niyan? So, kilala mo ba kung sino yung mga nagmamanage niyan, no? Ang compensation plan, maganda ba kung paano ang kitaan diyan, no? So, dito sa aming company, meron kaming 6 na ways, no? 6 na paraan para kumita. Kung gusto mo, kumita ka lang by retail, kung gusto mo kumita ka lang by points, kung gusto mo kumita ka by helping others. So, ang dami, 6 ways, no? So, ano ba yung company na napasukan mo? Ilang paraan ba na pwedeng kumita? Kasi baka mamaya, itong paraan na to, baka mahina ka dyan. Baka sa pangalawang paraan, baka magaling ka. Baka sa pangatlo, mas magaling ka. So, ilang paraan ba? Kasi kung dito, ay naku, hindi ako marunong dito, di tapos, wala ka nang kikitain. Pero kung may ilang paraan para kumita, baka dito sa ibang paraan may kikitain ka. Baka dito magaling ka, no? Then sunod, meron ba yan support, no? Kapag ikaw lang mag-isa ang gagawa ng iyong business at walang tutulong sa'yo, anong mangyayari? So, minsan nakikita natin singer, magaling, kumanta. Pero hindi nyo ba alam na ang singer, bago naging magaling, maraming nagsusupport sa kanya. Marami yung katulong para siya maging successful, no? So, dito, sa network marketing, so, ang tanong, meron ba yan website? Kasi pag may sakit ka, yung website mo, nag-work. Pero kung mano-mano ba yan, paano mo yan magagawa, no? Kung nagtitinda ka ng produkto, andyan sa'yo, hindi mo ma-deliver dahil may lockdown, paano yan mapupunta sa ibang kamay, no? Then, meron ba itong reporting tools? Kasi baka mamaya sabihin mo, nakabenta na ako, bakit ganito lang ang napunta sa akin? Kasi ganito, wala kang lista, or kahit may lista ka, kung hindi yan talaga makikita nila na talagang tama yan,
wala rin. Kahit makipag-away ka dyan, kung sinabi mong ganito yung nabenta mo, sabi nila hindi, eh sila pa rin mananalo. But meron ba yan sistema na nag-re-report sa'yo, ito yung ano, nabenta mo, ito yung bumili sa'yo, no? Kahit natutulog ka, may bumili sa iyong website na hindi ka naman nag-deliver, meron ba yan? Tsaka, meron ba yan training? May nagtuturo ba dyan? Katulad this last weekend sa amin, three days, no? 7 hours a day, nag-aaral kami, ang nagtuturo sa amin mismo yung mga doktor, yung mga leaders na nakarating na doon. Sino ang nagtuturo sa inyo? Yung nagtuturo ba sa inyo, nakarating na doon? Yung nagtuturo ba sa inyo, kumita na ng gusto ninyong kitain? Yung nagtuturo ba sa inyo, meron nung gusto ninyo, no? So, yon. So, kailangan daw pala natin na alamin yan, at ang network marketing is very emotional pala. Meron pala itong up and down, no? Sabi sa atin, pag nag-join ka rito, kikita ka na, huwag kayong maniniwala dahil hindi ganun kasimple ang network marketing, no? So, network marketing is like a business, totoong business. Kung ang nagdo-doktor inabot ng 10 taon para mag-aral, hindi pa sigurado kung sila ikikita. Tayo pa kaya na hindi nag-aral, di ba? Then, ano yung expectation natin, no? So, ano yung iyong support system sa iyong company? So meron ba yan mga team meeting? Meron ba yan mga weekly meeting, opportunity meeting, training, team training, company convention, leadership training? Meron ba ang iyong company? Kasi kailangan na meron tayong guide. Kasi syempre mag-join tayo, wala tayong alam, especially kung hindi ka naman talaga nakapag-experience, hindi ka nakapag-aral. Paano mo malalaman tong mga bagay na to? Medyo mahirap, di ba? So meron ba niyan ang iyong company, no? Then itong business na to, ano ba ang kailangan dito? So, kailangan dito ang time. Kailangan dito na nagtatrabaho ka. Meron kang work. Connecting with Facebook. Nagagawa mo kaya. Meron ka bang Facebook, no? Meron ka bang computer? Meron ka bang laptop? Or meron ka bang phone, no? Then, growth. Nag-grow ka ba ng sarili mo? Nag-aaral ka ba? Meron ka bang mga class na ina-attendan? Kasi dito, this is difficult. Itong business natin dito madali. Then, meron ka bang skills? So, ang skills dito yung prospecting, inviting. Sino ba ang invite mo? Sino, paano ba mag-present? Paano ba mag-follow up? Paano ba mag-close? Paano bang mag-start the right way? Ano ba yung mga events? Alam mo ba to? Itinuro ba to sa'yo? Then, sunod, focus. Ano ang focus mo ngayon? Then, meron ka bang mental toughness? So, mapapansin natin na lahat ng mga tao, especially tayo mga Pilipino, ang problem natin, pag may problem sa family, inaway, nag-away ang mag-asawa, nagloko yung asawa, ganito, no? Yung anak, ganyan, nag-away. Pag may love problem, may problem na pati business, no? So, pag may problem ka sa boyfriend mo, sa asawa mo, at ikaw ay nadadown, may problem ka sa anak mo, at iyan ay nagkakaproblema ka, itong business na to ay mahirap para sa'yo. Hindi mo to maigugrow. Kasi ito ay tough. Hindi to madali, no? Then, ito yung goal natin is to be happy, no? Then, to be happy and make some income na makakatulong sa atin. So, ano yung goal natin? So, pag ang goal natin, nandun, talagang gusto nating puntaan, magagawa natin to. Pero kung nadidistract tayo sa mga relationship natin, then mahirap to para sa atin. Diba? So, kailangan natin ilagay natin ang goals natin. So, ano ba yung mga skills na dapat nating malaman? Ano ba yung mga strategies? Ano ba yung mga tactics na kailangan natin malaman? Ano ba yung mga support system na nandyan? Paano natin kukunin yun just in case kailangan natin, no? So, very emotional. Kailangan natin be a good learner. At saka yung mga ego natin, mga pride chicken natin, alisin natin kasi dito sa business na to, hindi yan kailangan, no? At dito, kailangan natin maging professional. So, sabi nga, to be professional, kailangan daw natin ng 10,000 hours, no? To be a professional. Kaya ba natin gawin?
mas strong ba tayo sa rejection? Kasi hindi lahat is nakakaintindi nito. So, ang karamihan, akala nila ito ay scam, akala nila ito ay pag sumali ka, magiging milyonaryo ka na tomorrow. So, hindi ito ganung business. Kung nakikita ninyo ang pagiging doktor, pagiging engineer, pagiging lawyer, ilang taon, ang laki pa ng binayad nila, may mga exam pa bago sila naging doktor, no? At hindi pa ganun kalaki ang kinikita nila, no? So, kung ganun sa kanila, kahirap. Sa atin pa kaya? So tayo na hindi naman tayo nag-aral ng 10 taon para maging professional, syempre, mas doble ang ating effort dito, no? So ito ay kailangan ng practice, kailangan na i-push tayo. Pag pinush tayo ng apply natin, nung nag-introduce sa atin, nung ating sponsor, natakot na tayo, ayaw na natin silang kausapin. So pag ganun, medyo mahirapan tayo dito. Emotional toughness, dapat strong ka dito para kang pupunta ng gera, no? So, kailangan, it takes time, hindi to madali, hindi to bukas mayaman na ako kasi sabi ng kaibigan ko mayaman na siya. Tingnan niyo yung kaibigan niyo na nagsabi sa inyong yayaman agad, mayaman ba sila? Maganda ba ang buhay nila? Baka meron silang konting checking ngayon pero bukas wala na. So, karamihan sa ating mga Pilipino naniniwala dun sa kumikinang na hindi totoo, no? So, dapat alamin natin paano tayo magkilatis, no? Then ito, setting goals, kailangan natin dito ng goals, no? May formula pala, no? So, unang-una, ang 1 year natin, once nag-join tayo sa network marketing, kailangan natin ng at least 1 year to study, no? To study the skills. Unang yung 1 year natin, nag-aaral pa tayo, no? Kasi wala pa tayong alam. So, sa 1 year na yan, kung pabago-bago ang isip mo, hindi to para sa'yo, no? Pero kung sa 1 year na yan, kaya mong alamin, aralin kung anong tinuturo ng iyong sponsor, no? Kung gusto mong maging katulad ng iyong sponsor, gagawin mo yung tinuturo niya. Susundan mo yung ginagawa niya. Kasi ito ay business ng copy and paste. Copy, paste. Copy, paste. Simple lang, no? Pero kung hindi mo kayang i-copy, hindi mo maipipaste, di ba? Hindi mo na-copy eh. So, yun. So, unang-una, first year, become competent, no? So, sa first year natin, kikita na tayo, hindi katulad sa nag-aaral to be a doctor, wala ka pang kikitain hanggat hindi ka makapasa, no? Then, 3 years to 4 years, part-time to full-time, no? So, pwede mo siyang gawing part-time, tingnan mo habang inaaral mo, then makikita mo kung medyo okay na siya, tatama na ba, ang kinikita mo ba ay same na dun sa kinikita mo ngayon, pwede mo na siyang gawing full-time. So, ako nag-start dito as full-time, no? Nag-start ako, sabi ko nung una, titingnan ko muna, but dahil nung nag-start ako, wala na akong work, kaya talagang sabi ko, aaralin ko to. Aralin ko siya. Alam niyo, mahirap. Ilang taon na, 6 years na ako, nag-aaral pa rin ako. Hindi pala siya ganun kadali, no? Then, 3 to 4 years, ayan na, mag-iisip ka na part-time to full-time. Then, 5 years to 6 years, consistent effort na. Yung effort mo na, consistent ako everyday ako nag-aaral, everyday ako nagtuturo. So, Monday to Thursday to Friday, nagtuturo ako. Then, Saturday, Sunday, yan yung aking time for family. But kahit ngayon, Sunday, no? Itong weekend, may mga time na kailangan natin mag-aral at magturo pa rin. Then, saka pa lang daw tayo magiging serious earner, no? So, mapansin natin yung tinanim natin, pag-aaral natin, ay nagkakaroon pala ng bunga. Then, 7 years pataas, yan na, dyan na dumarating na magiging world-class professional na tayo, no? So, itong business na to, kailangan natin ng support. Kailangan natin na ang sponsor natin, andyan para magturo sa atin hanggang matuto tayo. At andyan din tayo para matuto at gawin natin para ituro din natin sa iba, no? So, hindi pala siya madali, no? Merong mga techniques, so, mga tactics, no? At sinasabi nga na kung magiging doktor ka, magiging professional, kailangan mo pala ng 10,000 to 18,000 hours. So, ilang taon kaya yan? So, kung 10,000 hours, everyday 4 hours, no? Na ilalagay mo dito para maging professional ka. So, okay pa maging professional. So, pag nagiging professional, nakikita ko na yung mga nag-aaral, nagiging professional, talagang malaki naman talaga ang kinikita nila. Na hindi natin kayang kitain, no?
So, sabi nga dito, sa umpisa daw, tayo ay magdadala, mag-i-introduce lang kasi wala pa tayong alam, dalhin natin, mag-aral sila, hindi tayo ang professional. So, yun lang ang gagawin natin. Kahit baguhan tayo, pwede tayong magdala, mag-introduce ng mga tao at tayo nag-aaral, magdala din tayo ng kaibigan na gusto rin mag-aral, no? So, ayan, isa-set natin yung goals natin, no? So, yung oras. Ano ba ang oras? Ilang oras a day ang ilalagay natin dito? Ilang, ano ang effort na ilalagay natin, no? Magpe-present pa tayo? Mag-invite pa tayo? Mag-aaral ba tayo? Ano ba ang gagawin? Magpo-post ba tayo, no? Then, ano ba yung energy? May energy ba tayo para mag-connect sa tao? Marunong ba tayo makipag-usap? Paano ba mag-connect? So, meron ba tayong alam? At saka, enthusiastic ba tayo na talagang gawin yan? Gusto ba talaga natin? Passion ba natin na gawin ito, no? So, itong network marketing, this is your business. Hindi ko to business. So, andito ako, I just need to share, no? So, andito ako para i-share dun sa mga tao na naghahanap ng opportunity. So, this is your business. This is not my business. I will help you build your business. So, tulungan kita mag-help, mag-build ng business mo, but ang business mo is yours, no? I will help. And you build your business. So, karamihan sa atin, akala nila, Grace, akala ko ba, sabi mo, ano, tutulungan mo ako mag-build ng business ko. No, I will help you. Ikaw yung mag-build ng business mo. So, copy me and you do and you paste. No? Copy and paste. So, ito, kukopyahin ko. Kinopya ko to dun din sa gusto kong kopyahin. No? Na leader. So, kinokopya ko siya, ginagaya ko siya, ginagawa ko siya. Then, ituturo ko sa'yo at ituturo mo rin sa iba. Ipipaste ko sa'yo. Ibig sabihin, kung ano yung nagawa ko, yun lang din ang maituturo ko sa'yo. So, ako ba yung gusto mong magturo sa'yo? So, nasa'yo. Kasi ang magiging ikaw kung sino yung iyong mentor, yun din ang magagaya mo, no? So, become independent as quickly as possible, no? Kasi yung teacher mo, for example, ako, no? Meron din akong ginagaya. Yung teacher ko, busy din yan. Hindi yan nandyan para sa akin kasi hindi ko naman yan hinire. Hindi ko yan binabayaran. So, ako ay nagpapaturo for free. So, ikaw ay tuturuan ko rin for free. So, ako, may sarili akong oras. Kapag naturuan na kita, dapat you are ready to go. No? Kaya, dapat matuto ng as fast as you can. Alamin, no? So, wag daw reklamo. Kulang ng support. Kasi ang support is nandyan, ikaw ang maghahanap ng support. Kung hindi ako kung hindi ako available, maghahanap ka ng isa na nakateam na magtuturo sa iyo, no? So hindi pwedeng ako yung gagabay sa iyo the whole time kasi ako ay just here to help, no? Andito lang ako para tumulong. So lack of training is up to you because this is your business, no? So ito, give time, no? Dapat alam natin to na make sure na sundan natin to. Give time, give effort. Continue to learn, be professional, and remember that there are no magic beans. Ibig sabihin, walang magic sa success, no? So know that it's worth it, no? Walang magic. Hindi to like today, nag-join ka, bukas mayaman ka na, no? So ano ang way, ang sunod, ano ang way para mag-join, no? So unang-una, ito yung mga tools for success, no? So, ito yung tatanungin natin. Is your team prepared for presentation? No? So, what do you need to have to start? So, dapat alam natin, no? Yung presentation, dapat alam natin yung presentation kasi that's the way para ma-explain natin, no? So, unang-una, you just need to start. Start lang muna tayo. Hindi pa natin alam lahat, no? Mag-start muna tayo. So once nag-start na tayo, then titingnan na natin yung anong mga kailangan, ano yung mga skills, no? Ano yung mga more information na kailangan, no? So una, be committed, no? So every day. So ano yung gagawin natin? Daily, weekly, monthly, annually. Ano yung mga steps? So yan matututunan din natin sa magtuturo sa atin, no? So
what story would you prefer to tell the rest of your career? So, pag nag-start ka, nag-join ka, parang ayaw mo pang mag-join. Yan ba ang gusto mong story na sabihin sa mga susunod na tao? Or gusto mong sabihin na ako, nakita ko yung opportunity, nag-join ako agad. So, alin ka dyan? Ikaw ba yung, ay, hindi ako sure. Pag hindi ka sure, yung makaka-copy and paste mo, hindi rin sure. Pero pag ikaw sure agad, yung makaka-copy paste mo ay sure din agad, no? Kung ano ka, yun yung makaka-copy and paste mo. Then, this one is belief, no? Kailangan nating mag-assume na tayo ay magsasucess. Kasi pag inisip mo, baka magsasucess ako. Not sure ko, pero baka. But if you do the business, kung magbe-business ka, hindi mo sasabihin na, I'm sure, mag-success kaya ako dito? Naglabas ka na ng pera? Iniisip mo pa, sana mag-success ako, mag-wish ka, no? So, this is a business, kaya once mag-start ka ng business, hindi ka mag-i-start kung iisipin mo na hindi ka magsasucess. Mag-i-start ka ng business kasi iniisip mo magsasucess ka. Pero kung nagdadalawang isip ka, magsasucess kaya ako, baka hindi, I hope mag-success ako, hindi ka magsasucess. So, kailangan mo na ng positive mindset, no? So, to start, ano yung story na sasabihin mo sa kanila? Nag-start ka, matagal pa ako nag-start, no? Or nag-start ka agad. Kasi, kung ano yung ginawa mo, yun yung makaka-copy and paste mo, no? So, yan, kailangan daw natin hanapin yung the best, no? So, sino yung mga gusto nating maging ka-team? Kasi dito sa business na to, kailangan natin ng teamwork, no? So, mag-iisip na tayo, sino yung mga kaibigan natin na gusto nating isali dito, no? So, yun, mag-i-start na tayo magsulat. So, sino ba yung mga tao na gusto nating ilagay? Siyempre, gusto mo ng ka-teammate mo na hindi siya mareklamo. Gusto mo ng ka-teammate mo na siya ay magaling. Gusto mo ng ka-teammate mo na positive siya. Gusto mo ng ka-teammate mo na talaga may energy. Gusto mo ng ka-teammate mo marunong magsalita. Gusto mo ng ka-teammate mo na may pangarap sa buhay. So, yung mga ka-teammate na yun na gusto mo, pwede mo na siyang isulat. Sino-sino ba yung gusto mo na kapag magsasucess ka, sila yung kasama mo. Kasi mahirap mag-success na ikaw lang yung marunong. Mahirap mag-success na ikaw lang yung may gusto na mag-success. Kailangan lahat sila gusto rin mag-success. Then sunod, syempre, unang-una, ikaw muna ang fan ng product mo at services na iyong ino-offer, no? Kung ano ang company, katulad sa amin, it's health and beauty and longevity, no? So, kami yung unang-unang fan. Kami yung raving fan na tinatawag. So, katulad sa akin, gumagamit ako ng product, gumagamit ako ng skincare, gumagamit ako ng supplement, supplement sa mind, supplement sa immune system, supplement sa stem cells, supplement sa everything, no? So, yun, ginagamit ko lahat ng product na available para sa akin. So, bakit? Kasi gustong-gusto ko to. So, dahil gustong-gusto ko to, syempre yung mga tao, wow, gusto ni Grace, may result siya. Dati hindi siya ganyan. Ngayon, nakita ko maganda na ang skin niya, nakita ko ganito na siya, lagi siyang energetic, no? Lagi siyang ganito. So, yung mga tao is gagayahin siya, no? So, ikaw muna ang unang customer ng sarili mong produkto. Kasi pag sinabi mong ang produkto mo mahal, ang produkto mo hindi ka sure, sino ang magugusto sa produkto mo? Dapat yung produkto mo, ikaw ang unang may gusto, no? Then sunod, compensation plan. So, ano ang intention ng compensation plan? So, compensation plan, syempre, it's a little bit complicated. Hindi madali, no? So, hindi mo yun maintindihan agad, pero kailangan mong aralin. So, ito bang company na to nagbibigay sa'yo, pwede bang kumita dito today na, ngayon na, pwede na bang kumita? Yes. So, hanapin natin ang company natin na ngayon-ngayon na pwede na tayong kumita. Kasi kung hindi, baka abutin tayo ng ilang taon, baka wala tayong kakainin kung umalis na tayo sa trabaho natin. So, hindi tayo dito makakapag-continue. Pero itong company na to, pwede bang kumita na ngayon? O pwede bang kumita after 1 month or after 1 year? Yes, pwedeng kumita. Ngayon-ngayon na pwede nang kumita, no? Pwede ka nang mag-introduce, pwede ka nang kumita right away. So, yun ang kagandahan dito sa company na to, no? So, huwag na muna nating alamin masyado kung ano ba yung mga detail, no? Kasi, paunti-unti matututunan natin ang mga
ranking ang mga ang mga kikitaan dito, paano ba kumita. Matututunan natin 'yan. So ang importante is naka-join tayo sa isang company na gusto natin, no? Unang-una yung produkto, yung company, no? So sunod ang kailangan natin ay ang time and risk management. So meron ba tayong notebook na nakasulat diyan? Ano ang gagawin natin every day? Kasi usually ang mga tao meron ng work. So gusto nilang additional. So sa additional, anong oras meron sila? Kasi meron na silang work. So syempre ang oras lang nila yung kanilang free time. So pag may free time sila, pwede nila itong gawin. Pwede. Pwede itong pang part-time, pwede din itong pang full-time. So, nasa sayo. So, kailangan mo ng calendar, no? Ng iyong iyong business, kung side business mo man ito, itong full-time business mo. So, kailangan meron kang nakasulat ano ang gagawin mo, kailan ka nito magtatrabaho, no? So, ayan. Kailangan natin mag-connect at saka mag-educate. So, yun ang trabaho natin, mag-connect, mag-educate, no? So, kasi hindi naman tayo nagtitinda dito. So, we educate, we connect. Kasi pag nalaman nila na kailangan pala nila maging healthy, bibili sila. Kailangan pala nilang gumanda, bibili sila. Kailangan pala nila maging sexy, bibili sila. Kailangan pala nilang ng additional na income para sa kanilang mga family, magjo-join sila, no? So, yun. Kailangan natin din na ma-master natin, mag-invite. Invitein natin sila kasi kung hindi natin sila ma-invite, hindi natin mapakita ang opportunity natin. Then, dapat marunong tayo mag-present. Ano ba tong opportunity? Kapag nagtanong sila, paano ba yan? Ano ba yan? Ano bang meron dyan? No? Dapat marunong tayo. At marunong din tayong mag-follow up kasi hindi lahat ay magtitingin agad. Hindi lahat ay may time. Hindi lahat ay gusto na mag-join ka agad, no? So, ngayon, tuturuan natin sila paano mag-start once sila ay nag-join na. Then, kailangan nating tulungan sila, no? Na maging ka-team natin. Work with the team. Kung hindi lang naman tayo ang magsusupport, marami tayong magsusupport. Then, ano yung mga primary activity na kailangan nilang gawin, no? So, ituturo din natin sa kanila kasi mostly hindi nila alam yung mga yan. Then, how to tell your story, no? So, sabi nga, telling story is making money. If you don't know how to tell story, you cannot make money, no? So, yan. Story is one of the best daw, no? So, tell your own story. So, kung wala ka pang story, halimbawa itong product na to, itong company na to, gusto mong i-share sa iyong friend. Alam mo, ang friend mo ay kailangan ng supplement for health, for example, no? Then, hindi ka pa marunong mag-explain. So, anong gagawin mo? Ituturo mo. Asan ba yung website? Asan ba yung video? Asan ba yung iyong ka-team na mag-e-explain? Kasi mas marunong siya kasi ikaw ay baguhan lang, no? Then, sunod, pwede mong basahin. Kasi meron naman tayong website. Pwede mong basahin sa kanila. Pwede mong ituro. Pwede mong i-introduce by video, by pictures. Pwede mo rin ikwento sa kanila kung papaano, no? So, telling story at saka yung own story mo, kung meron ka ng story na may naging magandang result na to sa'yo, pwede mo rin sabihin yung story na yan. So, sabi nga, meron daw different part of telling story na yan din ay ituturo natin, no? So, telling story challenge, andito rin yan, may support din tayo. Then, paano mo makukuha ang first customer mo? So, sino yung mga customer na gusto mo? So, ganito lang yan. Ano ang gusto mong puntahan? Gusto mong magkapera? Gusto mong maging healthy? Gusto mong magkaroon ng mga friends? Gusto mong makapag-travel? Depend on you. Ano yung gusto mo, no? Then, sunod, sino yung mga tao na gusto rin ng gusto mo, no? So, yon, hanapin mo. Kasi gusto mo sila makasama. Halimbawa, ang gusto mo lang mag-travel, free travel. Sino yung mga kaibigan mo na gusto mag-travel, no? Then, sila yung pwede mong i-invite. So, halimbawa, ang gusto mo dito, magkaroon ng magandang skin. Kasi, for example, meron kang pimples or something. So, sino yung mga friend mo na gusto rin ng magkaroon ng magandang skin? So, halimbawa, ang gusto mo pera, magkaroon ng additional pera, bibili ka ng bahay, ng car, or gusto mo naman, medyo maganda naman ang iyong situation sa buhay. So, sino yung mga friend mo na gusto rin nun? Pwede mo rin silang i-invite para kasama mo sila sa iyong pag-grow, sa iyong journey, no? Then, sino yung mga tao na pwede mong practice-an?
sabihin natin, baguhan ka pa lang, gusto mo mag-practice, no? So, pwede rin yung ganon, no? Sino yung mga taong nire-respect mo? So, sila yung mga tao na pwede mong i-invite, no? So, pwede mo silang i-invite dito sa iyong opportunity. Kasi, yan ang easy way. Sabihin natin, gusto mong maging healthy. Yung kaibigan mo healthy na, pero yung kaibigan mo gusto niya mag-travel. For example, itong company mo, merong free travel, di pwede mo siyang i-invite for the free travel, no? So, hindi man ang travel ang gusto mo, but yung kaibigan mo gusto ng travel, yung company is merong travel, pwede mo siyang i-invite. So, yung kaibigan mo gusto ng pera, ikaw ayaw mo ng pera, gusto mo lang na mag-enjoy. Yung kaibigan mo, pwede mong i-invite kasi meron din ditong pera. So, yun, no? So, kailangan mong hanapin kung sino yung mga gusto mong kasama sa iyong journey. Kasi in this company, in this networking business, kailangan mo ng kasama, no? Ng ka-team. So, ang pinakamaganda ay sino yung mga ambitious, no? Sino yung mga mahilig sa entrepreneurship, no? So, sino yung gusto mag-business? Sino yung mga very competitive, no? Baka yung kapitbahay nila maganda ang bahay, gusto niyo rin bumili ng magandang bahay. Sino yung dissatisfied? Sino yung mga tao na hindi sila nakokontento sa kanilang kinalalagyan? Gusto pa nila ng more. Sino yung gusto ng pera? Gustong bumili ng magandang bahay or bag or whatever, no? Sino yung naiiba, no? Naiiba, medyo gusto niya iba siya. Ano, unique. So, sino yung mga yun, no? Then sino yung mga tao na gustong magkasama ka sa work, no? At sino yung mga tao na nandyan na talagang nagtatrust sa'yo? At sino yung mga tao na nag-a-admire sa'yo? So yun ay isang mga pwede mong ilagay sa iyong list na pwede mong makasama sa journey na to. Then, of course, meron tayong mga convention. So ano yung mga convention? Meron tayong mga Zoom webinar, meron tayong mga events on Zoom, meron tayong actual Zoom, meron tayong international na mga events, convention na pwede nating puntahan. So yan ay isang way na pwede nating puntahan at maka-attend tayo, makita natin kung ano yon, ano yung kaganda yon, para mas makilala natin ang company, ang product, ang kanilang business, no? Then pwede tayo mag-invite ng mga friends natin kasi malay ninyo, baka yung mga friends natin gusto rin na sumali sa atin sa ating business, no? So ano yung gusto natin? Ano ba yung gusto natin makuha sa business na to, no? Dapat alam natin. Then kung pwede nating ano ba yung makukuha natin kapag nag-join tayo dito at nagka-pera na tayo, baka may makabili na tayo ng bagong sasakyan, 'di ba? So baka makuha natin to dito by attending the events kasi sa event makikita natin yung big picture. So ano ba yung binibigay ng company na to? Ano ba yung nakukuha ng mga tao dito sa company na to, no? So sino ba yung mga tao? Baka mamaya gusto lang natin na ma-impress yung ating mga friends, ating mga family, yung mga nag-down sa atin noon, baka isang way din yan, no? Kaya tayo nandito na makatuling din to sa atin, no? Tsaka ano ba yung mga bagay na gusto nating, na hindi na natin kailangan at i-give up na natin para magawa natin ito, no? So, marami tayong kailangan gawin at isa yan na isang step din na punta tayo ng event kasi may mga event ang companies na pwede nating puntahan. So, yun ang mga main things na kailangan nating malaman before tayo mag-join sa isang network marketing. So, ang network marketing, it's easy to join but it's difficult to stay, no? So, ito din ay not an easy business. It's a emotional business. But pero kung meron tayong emotional toughness at talagang yung dream natin malaki, at wala tayong gaanong resources, no? Hindi tayo nakapag-aral, hindi tayo galing sa magandang anong tawag dito? Hindi tayo galing sa rich na family. This is the way, isang way na we can get to our dream. Okay, so sana marami kayong natutunan today and I will see you on my next video. So sa mga kaibigan nyo na naghahanap, naghahangad ng medyo upgrade ng kanilang life na hindi nila nakukuha ngayon. Pero kung nakukuha na nila, of course they don't need this. But this is the way na makuha mo yung hindi mo ine-expect na makukuha mo sa ordinary lang na trabaho.
Okay, so thank you so much and I'll see you on my next video.